Muli po, magandang araw mga minamahal. Tayo po ay magkakasama na naman muli sa pagkakataong ito. At kagaya po ng ating nakagawian, ating pong isa-shout out ang mga pangalang ito. Josie, 5Ms ng Kuwait at si Yunisa Iyawon. Mayato Prias, Dori Lastimoso, Merasol Geres, Emelda Valencia, Venus Panaglima, Barbara Gurzon, Ezequias Bubeles, si Rose Pavillar ng Baesa Caloocan, si Emily Villanueva, Paradahan Church Tansa, si Alfredo Abao, Elvira de la Cruz, Monien Nacionales, Nobelita Cavite, si Monien Nacionales ng Nobelita Cavite, si German o Herman Marasigan, Maria Bacan, Roque ng Palau, Roger Rabino ng Port Bonifacio Church, Marlon Nepomuceno, Jonathan Haum, Mercedes Soria, Meli Vergara, ito po ay username lang, Skillspam TV, Fernando Torgano, Lev Albuera, Maestro Dos ng Mabakong Batangas. At tayo po ay dadako na sa ating pong pag-uusap-usap sa ating topic ngayon, subalit kagaya po rin ng ating nakagawian, tayo po hihingi muna ng tulong sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Perdon. Sige po, tayo'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, lumalapit na naman po kami sa iyong banal na harapan upang ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat po ng kabutihan na patuloy mong ipinagkakaloob at binibigay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga pamamatnubay. Salamat po sa pagkakataong ito na kami patuloy na makapag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat sa karapatang iyong ipinagkaloob upang kami makatulong sa aming mga kapatid sa pangunguna sa pag-aaral ng iyong banal na salita sa pamagitan po ng aming Sabbath School Lessons. O Ama Banal, aming pong pakiusap, linisin po ang aming puso't isipan at ihanda kami upang pakinggan, unawain at tanggapin ang turo at aral na nais mong ibigay sa amin upang kami ay maging handa para sa pagbabalik ng aming Panginoon at kami maging tunay na mga ilaw at liwanag sa aming kapaligiran. Kaya Ama Banal, aming pong pakiusap, ang iyo po nawang banal na espiritu ang siyang manguna, mamuno sa aming pag-aaral na ito upang kung magkagayon Ama Banal, aming maunawaan, maisakabuhayan at maibahagi sa iba ang lahat ng katotohanan ng nais mong aming maunawaan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa katiyakan na kami muli mong papatnubayan at pangungunahan sapagkat kami po ay walang ibang nais kundi papurihan ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At ang ating pong pamagat ng ating pag-uusapan ngayon, pagsasabuhay ng sukdulang katapatan kay Kristo. Ang ating pong susing talata, makikita natin sa Ephesians 6:9. Ang sabi po ay, at mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, iwasan ang pananakot yamang nalalaman ninyo na kayo ay may isang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. Noon pong 2018, isang artifact sa museo ng Biblia sa Washington, D.C. ay nakakuha ng maraming atensyon. Ito ay isang pinaikling Biblia na idinisenyo upang ituro ang mga mahalagang bagay sa pananampalataya samantalang inalis ang alinmang sipi na nag-udyok ng paghihimagsik ng mga alipin. Nailathala noong 1808, ang teksto ay hindi lamang nag-aalis ng isang sipi dito o doon, 90% ng lumang tipan at 50% ng bagong tipan ang nawala. Sa 1189 na kabanata sa Biblia, 232 na lang ang natira. Ang mga sipi na waring nagpapatibay ng mga kasamaan ng pagkaalipin, lalo na sa kawalan ng napakaraming salaysay ng Biblia, tungkol sa mabuting balita ay naiwang ganap na buo. Kasama na ang mga tekstong madalas na maling ginagamit gaya ng mga alipin, maging masunurin kayo sa inyong mga Panginoon ayon sa laman, na may takot at napanginginig sa katapatan ng inyong puso gaya ng kay Kristo.
Ngayon ay sa ating panahon at kultura, ang mahalagang hamon natin ay basahin ang Efeso 6:1-9 sa konteksto ng buong kwento ng kaligtasan tulad ng inihayag sa kumpletong Biblia. Ano ang matututuhan natin habang pinagmamasdan natin na iniaangkop ni Pablo ang mga mabubuting pag-uugali sa Ebanghelyo sa mga maling istrukturang panlipunan ng kanyang panahon? At narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number one, ano ang utos ng Diyos para sa mga anak? Pangalawa, papaano ang tamang pagtuturo sa mga anak? Pangatlo, ano naman ang itinuturong marapat na pakikitungo ng isang lingkod sa kanyang amo at ang amo sa kanyang mga tagapaglingkod? At pang-apat, ano naman ang panuntunan para sa mga amo at mga Panginoon sa lupa? At ngayon po, balik po tayo sa unang tanong. Ano ang utos ng Diyos para sa mga anak? Pastor Perdon? Alright, atin pong basahin ang nasa Efeso 6:1-3. Ano ba ang tagubilin ng Diyos tungkol sa mga anak? At uunawain po natin mabuti ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Pakibasa mo sa Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Alright. Maliwanag po ang tatlong bagay na dapat nating maunawaan. Una, ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa ama't ina. Napakalaga na matutunan ng mga anak. Dapat sa mga Kristiyanong mga anak ay makita yung paggalang sa kanilang mga magulang. Maging ilang taong gulang ka na, kinakailangan mahalaga ang iyong paggalang, ang ating paggalang sa ating mga magulang ay dapat na makita. Pangalawa, ang wika po, ito ang unang utos na may pangako. Ibig sabihin, dito ay ipinapakita ni Pablo na yung 10 utos na nais alisin ng marami ay nananatili. Sapagkat ang wika niya, ginamit niya yung sabing ang utos. Ibig sabihin, yung 10 utos, pinapagtibay ni Pablo na marapat na sundin. Pangatlong punto, ang kautusan, ang layunin ay para sa ating kabutihan, para sa ating mahabang buhay, para sa ating masayang pamumuhay. Yan po ang layunin ng mga kautusan ng Diyos. Alam po ninyo, napakalaga po kasi nito kasi dito tayo parating nagtatalo at saka yung ibang mga denominasyon. Yung iba, iniisip na ang kautusan ay hindi na kailangan. Tayo naman, pinapaniwalaan natin kailangan ang kautusan, subalit pakatatandaan na ang kautusan ang layunin, hindi upang tayo ay maligtas. Okay? Kundi makita sa atin ang karakter ng isang tunay na anak ng Diyos. Yun po ang layunin. At yung ang layunin ito ay para sa ating sariling kabutihan sa panahong ito. Sapagkat kung hindi tayo magagabayan ng Panginoon sa panahong ito, papaano kang nakatitiyak na gagabayan ka o tatanggapin ka sa darating na panahon? So yun pong kautusan ng Diyos ay isang palatandaan na ang Diyos nagpapahalaga sa iyo sa buhay mo at sa buhay ng ating buong pamilya, sa buhay ng buong komunidad. At ngayon naman po sa pangalawa nating katanungan, papaano ang tamang pagtuturo sa mga anak? Ito na po ang napakalaga para sa mga magulang. Ito po ang pagkatatandaan natin. Efeso 6:4. Napakahalaga po nito. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Yan. Sa ating pong pagtuturo sa mga anak, huwag raw po nating ibunsod sa galit. Ang tanong, ano-ano ang mga bagay na nagbubunsod sa galit ng ating mga anak? Unang-una,
mga magulang, tatandaan po ninyo ito, yung ating pinapalo ang ating mga anak o kinagagalitan sa harapan ng maraming tao. Ang aking magulang, ang aking tatay, istrikto siya. Pero never na ikaw ay kanyang sasawayin o pagsasalitaan o papaluin sa harapan ng ibang tao. Kapag ka ikay nagkamali, titingnan ka lang niya at alam mo naman na hindi niya gusto yung iyong ginawa. Pagdating sa bahay, doon pa ang singilan, hindi sa harapan nung mga ibang tao. Maraming mga magulang ang gustong ipasikat sa ibang tao na siya ay hindi konsentidor, kaya sa harapan mismo ng tao, papaluin yung kanilang mga anak. Kaya dumating yung ating batas ngayon na bawal ng mamalo ang mga magulang sa mga anak, sapagkat napakarami po mga magulang ipinapahiya parati ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi ika ako konsentidor. Yun ang isang napakalaking problema. Pangalawa, yung ikinukumpara natin ang ating anak sa iba. Sasabihin mo, hindi ka gumaya kay ate mo, hindi ka gumaya kay kuya mo, mas mabuti pa sa iyo si bunso. Alam po ninyo, nakakagalit po yun. Napipikon yan ang ating mga anak. At yun ang dahilan bakit nagre-rebuild sa atin, nagre-rebuild sa kanilang mga kapatid, kagagawan po ng magulang. Hindi ka gumaya kay ate mo. Hindi mo naman po talaga magiging pareho ang ating mga anak. Kung atin pong silang dinidisiplina, ang batayan po natin, ang sabi ni Pablo, ay ang salita ng Panginoon. Alam mo anak, ito ang sabi ng Panginoon. Hindi maganda yan. Huwag niyo kung ano-ano mga negatibo na bagay. Isa pa, natatanda ninyo. Huwag na huwag ninyong sasabihin, halimbawa malikot yung inyong anak, makulit talaga yung anak ko. Sasabihin nyo sa ibang tao, naku, makulit talaga yung anak ko. Para bagang sinabi ninyo, yun talaga siya. Kaya yun ang kanyang gagawin. Kasi yun ang pinapakita ninyo na siya ay talagang makulit. Alam po ninyo, isang bagay natutunan ko pa sa aking magulang. Ang kanya siya sabi, ay, halimbawa, may kausap siyang ibang tao. Pagkatapos darating kami mga bata at maglilikot. Saan ang sasabihin niya, ay, alam mo, itong mga anak ko mababait yan. Hindi yan nag-iingay kapag ka mayroong mga bisita. O sige na anak, doon ka na muna sa kwarto at nag-uusap lang kami. Hindi yun, ay, huwag kayong makulit. Pasensya ka na sa anak ko kasi talagang makulit yan. Tinuturoan natin yung ating mga anak na maging makulit. Huwag. Parating positibo ang ating pagtuturo, ang ating approach sa ating mga anak. Wow, ang bait ng anak ko. Ha? Ang sipag ng anak ko. Huwag niyong yung pinapahiya ba? Ay, naku, yung anak ko talaga, hindi mo man lang mautusan. Tigas talaga ang ulo niya. Hindi marunong kahit na simple yung mga trabaho sa bahay. Huwag po. Kinakailangan parating positibo tungkol sa kanila ang kanilang naririnig. Kung medyo may katamaran talaga yung inyong anak, mayroon naman siguro yung kabutihan. Yun ang idein ninyo, yung kanyang kabutihan na marinig ng iba. Kasi kapag ka sila ay inspirado na nakikilala ninyo yung kanyang mabuting gawa, mag-iisip pa yan ng iba pang mabuti na magagawa niya para ma-appreciate uli siya. Kasi ganun po ang mga bata. Kahit tayo matatanda, parating natin gustong na-appreciate. Pag sinabi, oh, ganda ng buhok mo. Eh, hindi lang buhok ang pagagandahin. Bibihis pa yan ang maganda. Pag nabati na, oh, ganda ng damit mo. And ganun din po yung mga bata. At higit pa yung mga bata. Na parating ang gusto ay na-appreciate. Kaya hahanapin natin yung mga punto na ma-appreciate natin ang ating mga anak. Sapagkat sa tahanan, kinakailangan masumpungan ang kasiyahan at ang pagmamahalan. Okay po, ngayon naman po ay sa ating pang-tatlong katanungan. Ano naman ang itinuturong marapat na pakikituo ng isang lingkod sa kanyang amo at ang amo sa kanyang mga tagapaglingkod? Ito po, ang ating pong ginamit na terminolohiya, amo,
at mga tagapaglingkod. Alam po ninyo, nung panahon kasi ni Pablo, limitado pa ang vocabulary. Kapag ka ikaw ay namamasukan, ang tawag sa iyo ay alipin. At talagang alipin po naman ang ginagawang pagturing. Ha? Pagkatapos yung Panginoon, talagang ang kapangyarihan, gano'n na lamang na maaari niyang kahit ibenta, kahit sakta niya, yung kanyang alipin ay maaari sapagkat yun ang kultura sa kapanahunan ni Pablo. Subalit si Pablo, nais niyang ipakita na hindi gano'n. Alam po ninyo, ngayon sa atin, marami ng mga bagong terminolohiya. Noon ay tiyatawag nating katulong. Medyo maganda-ganda. Pero hindi pa rin lubos na maganda. Kaya ngayon, kasambahay. Pero kapag tinignan po ninyo yung sinasabi ni Pablo, parang gano'n na rin, kasambahay. O mas maganda pa nga sa terminolohiyang kasambahay. Para bagang sinasabing mga kapamilya. Tingnan po natin sa Ephesians 5-9. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod ng Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. Number 9, at mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, iwasan ang pananakot yamang nalalaman ninyo na kayo ay may isang Panginoon sa langit at siya'y walang itinatanging tao. So dito po, sinasabi, sa ating pong paggawa, anuman ang terminolohiyang gamitin natin, aalipin, katulong, kasambahay, kapamilya, ang sinasabi po riyan, kapag tayo'y naglilingkod, iisipin natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Wala dapat na yung samatalang ang paglilingkod na kapag ka nandyan at nagbabantay ay gumagawa. Subalit kapag ka wala yung nagpapagawa ay panay ang kwentuhan, panay kung ano-ano mga ginagawa at kapag ka dumarating na biglang balik doon sa trabaho. Hindi po. Tatandaan natin anuman ang ating katayuan sa buhay, maging tayo ay naglilingkod o pinaglilingkuran, ang sinasabi po riyan, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Yun ang parati po nating iisipin. Tayo'y mga anak ng Diyos at marapat na kapag tayo ay anak ng Diyos, tayo ay gumagawa ng lubusan sa gawain na anumang ibinigay sa atin. Whatever things your hand finds to do, do it with all thy might. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan. So huwag mong iisipin na ikay alipin. Yung parating iisipin, ikaw ay anak ng Diyos. Alam po ninyo, marami sa ating mga kapatid, lalo tingit sa mga kabataan, na nag-a-apply ng trabaho, nagkakaroon ng problema kasi hindi ako matanggap gawa nung Sabado. Hindi po dapat yun ang nagiging dahilan kung bakit. At sa totoo, hindi naman po talaga yun ang totoong dahilan. Bakit hindi tayo matanggap? Sapagkat yung mga Adventista na nagtatrabaho, walang pagkakaiba kaysa rin sa hindi Adventista. At kuminsan pa, mas malala pa nga. Yun po ang nakakalungkot. Subalit kung tayo po ay gumagawa na para bagang sa Panginoon ang ating paglilingkod, talagang puspusan ang ating paggawa, tayo po ang panghihinayangan. Hindi tayo maaaring hindi tatanggapin. Sasabihin nila, Adventista ka? O sige, dito ka na sa amin. Huwag kang apply sa iba, dito ka na sa amin. Bakit? Kasi Adventista ka. Alam namin na Adventista maayos magtrabaho. At yan po ay naranasan ng aking anak. Ha? Nung siya po ay mag-apply sa gawain, nung siya ay magsabi, ay sorry po, kapag kasabado po, hindi po talaga ako makakapagtrabaho. Mahanap na lang po ako ng iba.
Adventista ka, huwag ka mag-a-apply sa iba. Dito ka lang sa amin. Kasi ang alam ko, pag Seventh-day Adventist, maaasahan mo sa trabaho. Yun po ang dapat na makita. Hindi yung, ay, pag Sabado, hindi mo mautusan. Kundi ang sinasabi niyan, kinakailangan makita na ang ating paglilingkod ay paglilingkod sa Panginoon. At alam po ninyo, hindi tayo magkakaproblema at yung ating mga kapatid na nais mag-apply ng trabaho, pag-aagawan yan. Bakit? Sapagkat alam pag-Adventist, maayos mag-trabaho. Kaya dito ang sabi ni Pablo, mga alipin, bagamat ang terminolohiyan na ginamit ay alipin, ang sinasabi diyan, kayo'y mga anak ng Diyos. Gumawa kayo ng tapat kagaya ng Diyos na tapat. At ngayon naman po sa pang-apat nating tanong, at ito po ang huling tanong natin sa topic ngayon, ano naman ang panuntunan para sa mga amo at mga Panginoon sa lupa? So, dagdag po dito sa Colossians 4:1. Ano ba ang sinasabi? Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan, yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon sa langit. So, maliwanag po, no? Katulad nung nasa Ephesians 6:9, dito sa Colossians 4:1, ganun din po ang sinasabi. Iisa lang. Tayo ay kapwa may Panginoon. At ang ating Panginoon, walang itinatangi. Hindi niya tinitingnan, ikaw mayaman, siya mahirap. Tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Lamang, may iba-iba tayong function. Subalit tayo ay kapwa mga anak ng Diyos. Ang kanyang function ay mag-labor. Ang iyong namang function ay pamahalaan ang iyong hanap buhay. Ha? Subalit pagkatatandaan, pareho kayong mahalaga. Hindi mo maaari sabihin, ah yan, laborer ko lang yan. Sapagkat kung wala ang laborer, wala kang hanap buhay. Digo ba? So, pantay-pantay lang. Siya yung kumagawa nung hindi mo kaya, at siya naman ang tumatanggap nung wala sa kanya. Nasa iyong kayamanan, nasa kanya naman yung kalakasan. Pareho kayong may kailangan sa isa't isa. So, kinakailangan nag-iibigan, nagmamahalan, naggagalangan tayo sa isa't isa. Kung papaano yung mga ating tagapaglingkod ay naglilingkod na iniisip, sila ay naglilingkod sa Diyos, ganun din tayong pinaglilingkuran. Tandaan natin, tayong pinaglilingkuran ay ganun din. Tayo ay namamahala nung anak ng Diyos na gumagawa, na nagkataon na sa ating tahanan, na sa ating bakuran, o na sa ating paggawaan. Subalit, kayo'y kapwa lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, may pagkakaiba nga lang ng papel na ginagampanan. Sapagkat ang Panginoon, nagbibigay raw ayon sa ating kakayanan. Ang kakayanan niya ay magbuhat ng mabigat, gumawa ng mga detalyadong mga gawain, ang ipinagkaloob naman sa inyo ng Panginoon, isupervise yung kanyang paggawa at pagkatapos, ikalakal yung mga kanyang nagawa. Yun ang tungkulin. So, kinakailangan, andito po yung paggagalangan. Kaya yung po kasing terminolohiya na alipin, alam po ninyo, yun lang ang terminolohiya na available nung kanilang kapanahonan. May halintulad po natin yan sa alak. Noon, ang ubas, kapag kapinisa na, ang tawag dyan ay alak. Okay, sabi, pisa anang alak. Kaya lang, kapag kayong fermented na, ang tatawagin masamang alak. Yung bagong katas ay ang tawag riyan, mabuting alak. Pero parihong alak ang tawag riyan. Subalit, mayroong mabuti, mayroong masama. Ha? Fermented at non-fermented. So, ganun po. Kulang sa terminolohiya nung panahon. Pero habang tumatagal ang panahon,
nag-iisip tayo ng mga panibagong terminolohiya. Ha, ang ubas, pag kinatas mo, juice. Ha, pag fermented na, alak. Ganun din po. Sa panahon noon, ang tawag lang, alipin. Pero ngayon, kasambahay. But much better, kapatid, kapamilya, kapwa-anak ng Diyos. Yun po ang pakatatandaan natin. At yun ang napakahalaga na makita sa bawat isa sa atin. Tayo ay mga anak ng Diyos. Naghahanda para sa langit, hindi naghahanda nang makapagpatayo tayo ng bunggalong tahanan. Tayo'y naghahanda na magmana ng gininto ang kaharian kasama ng ating Panginoon. So mga minamahal, uulitin ko po, pag-ibig, pagkagalangan, paglilingkod sa Diyos ang parating ating isa sa isip. Anuman ang iyong gawain, mayaman, mahirap, anuman ang iyong gawain, tatandaan, ikay anak ng Diyos. Naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao, hindi kung kanino pa man sa ibabaw ng mundo. Yan po, natatapos ang ating talakayan at narito po ang summary ng ating pinag-aralan ngayon. Mga anak, sundin at igalang ang mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Number 2, mga magulang, tungkulin nating itanim ng malalim sa isipan ng ating mga anak ang pag-ibig sa Diyos. Number 3, sa mga paglilingkod, laging isaisip na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi sa tao. At pang-apat, walang dapat makitang diskriminasyon sa mayaman at mahirap sapagkat kapwa kayo lingkod ng Diyos. So, mga minamahal, sana po muling nakatulong ang ating pong pag-aaral na ito. Ang pagpapala ng Panginoon, sumaating sama-sama. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat na kami ay ibinibilang mo bilang iyong mga anak na iyong mga minamahal. O banal, turuan nawa kami ng banal espiritu na ibigin, igalang, mahalin ang bawat isa sa amin, anuman ang aming status sa aming social na buhay. Amang banal, salamat sapagkat ang ilan sa amin ay pinagkatiwalaan mo ng kakayahan upang mag-manage o mamahala. Subalit salamat din sapagkat pinagkalooban mo ang iba ng kalakasan, kakayahan upang gawin ang mga mabibigat na mga gawain sapagkat kaming lahat ay iyong minamahal at ibig mo kaming lahat sama-samang uunlad at magiging masaya, mapanatag. Kami sama-sama na magkikilanlan sa isa't isa bilang magkakapatid sa iyong banal na harapan. O mga banal, sa amin po mga nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, kami po nawa ay iyong patawarin at patuloy na ang kapangyarihan at pangmatnubay ng banal na espiritu ay mapa sa aming lahat upang sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay, ang iyong pangalan ang patuloy na maluwalhati at dakilain at marami pa ang mahikayat na sambahin, purihin at paglingkuran ka sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong patuloy na pagtingkilik sa simpleng programang ito. Naway patuloy kaming nakakatulong sa inyo at maging pagpapala ang pag-aaral na ito sa bawat isa sa atin. So hanggang sa susunod po, muli po tayong magsama-sama sa pag-aaral ng leksyon natin.